Proyecto. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa ating mga listener sa channel mo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Yong. Nangyari ang karanasan ko na ito taong 2011. Laking Davao ako. Simula nung maghiwalay sila mama at papa, kay Lola na ako tumira sa mother side. Nangyari ang karanasan ko na ito nung naisipan kong magbakasyon sa probinsya ni Papa bago ang nakatakda naming graduation sa high school. Bali maglalabing anim na taong pa lamang po ako noon. Hindi ko nababanggitin ang lugar pero ang barangay na ito ay sakop ng Compostela Province. Excited na akong makarating sa luma naming bahay at makita si Papa. Bisperas yun ang pista ng purok. Kaya medyo abala ang lahat sa pagluluto at paghahanda ng iihawin. Ang bahay na ito ay gawa sa tagpi-tagping kahoy pero matibay at may dalawang palapag. Medyo may kaliitan pero masasabi kong presko at labas-masok ang hangin na galing sa mga bukirin. Ang mga bahay naman doon ay kagaya sa inyong mga kwento na kumpul-kumpul. Tapos palayan na naman at malayo na ulit yung kasunod na bahay. Pagdating ko doon, agad akong sinalubong ni Papa sa kanto. Nagmotor kami papasok doon sa purok namin. Napakaraming tao at yung mga kilalang kamag-anak namin ay masayang nakita ako ulit kasi nga maliit pa ako nung huli nila akong nakita. Agad ko naman silang sinuklian ng ngiti at pagbati noon. Lumipas ang gabi at tulog ng lahat. Alas 7 pa lamang ay kukonti na lamang ang tao sa labas. Ang ilaw pa namin doon ay lampara. Kinabukasan ay lumabas ako ng bahay at nakita ko si Papa na nagyosi kasama yung kapitbahay namin ng mga lalaki. Walang ano-ano. Sumulpot yung matandang nagngangalang ni Sho. Gulubot ng mga balat nito at uugod-ugod na sa paglalakad. Meron din itong katarata sa mata na kapag titigan mo ay nagkukulay abo yung mata niya. Kilala o manong bantog na aswang sinisyo sa purok na yon at yung bahay niya ay nakatayo ilang metro malapit sa kapilya. Minsan lamang daw nila ito kung makita. Lumalabas ito sa bahay lalo na kapag may mga bagong salta o dayo sa lugar. Alam na alam ko ang istorya ni Nisyo nung bata ako dahil palagi siyang panakot sa amin ang mga tao doon. Lumapit siya sa kumpulan nila Papa at nakita ko. Medyo titig na titig siya sa akin noon at tinitigan ko rin siya sa mga mata. Nauna akong bumati sa kanya at sabi ko, "Mayong buntag nong." Sa Tagalog po noon ay magandang araw. Tumango lang naman ang matanda at sabay ngiti. Tapos yung ngiti niya, may halong kilabot na nagsitayuan talaga mga balahibo ko. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya at pumasok sa loob ng bahay. Pagsilip ko sa bintana ay nawala na ron ang matanda at nakita kong nakatalikod na tumalis doon. Walang kumausap sa matandang yon bukod kay Papa. Kinagabihan, dun ko naranasan yung kung ano nga ba ang isang tiktik o aswang. Magtatakip silim na noon. Nagluto na kami ng hapunan. Pagkatapos kumain ay lumabas si Papa at pumanik sa bilyaran. Tatawid ka lang naman ng maliit na creek at nandun na ang bilyaran at may mga tao din naman dun na nagluluto. Maingay din ang video kinon kasi nga bisperas ng pista. Mga bandang alas 9 ng gabi ay medyo tahimik na lahat at umuwi si Papa ng lasing. Halos matumba na ito sa kalasingan at dumiretso na lamang ng higa sa taas ng bahay. Ako naman, sinarado ko na yung mga pinto ng kusina at sa sala. Tapos ay umakit na ako sa taas at tumabi kay Papa. Sakto naman ng Sir Seth ng ganong oras. Bigla namang nawalan ng kuryente. Nakapako pa ang isang putol na bakal at itinabi ko sa pagtulog ko noon. Ganun kasi ako, Sir Seth. Kapag baguhan ako sa lugar, naghahanda ako sa anumang panganib.
Naidlip na ako. Bandang alas 11, nagising ako sa kahulan ng mga aso sa labas ng bahay at sa kalsada. Pagkatapos ay nakarinig ako ng huni ng isang sisiw sa badang bintana kung saan nakapwesto ang ulo ko sa pagkakahiga. Nalito ako kasi wala namang mga sisiw na alaga malapit sa amin. Tapos ito na. Ito na ang nagpakabog sa dibdib ko noon. Biglang may nahulog na mabigat na bagay sa bubungan namin. Napakabigat noon. Naglalakad-lakad palibot sa kwarto kung saan kami natutulog ni Papa. Yung bintana namin sir ay natatabunan lamang ng ginupit-gupit na sako ng bigas. At isang titig mo lamang sa bintana ay tanaw mo agad ang buwan o kung sino mang nasa labas noon. Yung disenyo ng bintana ay parang may X na maliliit kaya okay lang na walang kurtina. Hinawakan ko yung putol na bakal sa gilid ko at nagbasid habang nakatalubong ng kumot. Pawis na pawis ako noon dahil maalinsangan at dala na rin ng takot ay kalahati lamang na mukha ko yung nakadungaw sa kumot. Bigla na lamang tumunog ang huni ng pusa. Galing ito sa bubong kung saan ako nakapwesto. Ginigising ko si Papa pero dala ng kalasingan ay hirap itong idilat ng mga mata. Sa puntong yon, tinapangan ko ang sarili ko. Sa isip ko kapag papasukin niya ako ay talagang lalaban ako. Maya-maya, may narinig akong sit-sit sa bandang ulunan ko. Alam kong andun na yung nilalang at pinagmamasdan ako noon. Dahil sa napakadilim ng paligid, dahan-dahan kong inangat ang ulo ko at halos panginig ako sa takot nang makita ko ang dalawang mapupulang mata na nakasilip sa bintana. Para akong naging bato sa kinahihigaan ko. Nanlilisik yun at medyo malansa ang amoy na nanggagaling doon. Ang takot ko ay napalitan ng tapang. Agad akong pumwesto para bigla ang tumayo at kinuha ang putol na bakal at tinusok yun sa dalawang matang pula sa bintana. Sa pagkakalakas ng pagtusok ko ay tumagos ito sa bintana at natusok ang anumang bagay na naroroon. Halos mag-iba ang bintana sa ginawa ko. Isang napakalakas na hiyaw yung narinig ko pagkatapos kong gawin yon. Malakas na pagaspas ng pakpak at sigaw na parang nasasaktan. Agad itong lumayo sa bintana at nawala na lamang bigla sa dilim. Agad namang nagising si Papa at tinanong kung ano ang nangyari noon. Sinabi ko sa kanyang nangyari kagabi at halatang nagalit na sa akin dahil baka balikan ako ng aswang na yon. Dahil din doon, naudlot yung bakasyon na dapat ay itong araw. Pinauwi ako ni Papa kinabukasan dahil baka bumalik ang aswang na natusok ko sa mata. Nang nakabalik ako sa Davao, nakibalita ako kay Papa at sinabi niya na nakita daw nilang naglalakad si Nisyo at parang may takip yung isang mata na halatang may sugat. Matagal na akong hindi nakabalik sa lugar namin. Sa ngayon, may sarili ng pamilya si Papa at lumipat na sila ng tirahan ng kinakasama niya. Isang karanasang nagpapatunay na hindi lamang tayo ang naninirahan sa mundong ating ginagalawan.